church members, and also to all the people, the servants of the Lord who are watching with us, who are worshiping with us. Thank you po sa inyong panalangin sa ating Panginoon. We gather here today, we gather here sa ating iglesia ng para magpasalamat sa ating Panginoon, para magpuri sa ating Diyos. Allow me to read the Psalms chapter 136 verse 1 to 3. It says, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever." And also in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, it says, "Give thanks to the Lord in all circumstances." Ngayon sa ating kalagayan ngayon, it is a really great thing to thank the Lord. Dahil lahat po ng bagay na meron po tayo sa ating buhay, yan po ay nanggaling sa ating Diyos. We can never boast about anything to God dahil lahat po na meron tayo ngayon sa ating buhay. That is a gift of God. That's a present from the Lord. That's why this morning, this day, tayo po ay sama-sama magpuri sa ating Panginoon. Sumali po ako sa isang panalangin. This morning, Panginoon, we thank you. We worship you this morning. We thank you for your love. We thank you for all you have given us. Tunay nga, Panginoon, ikaw po yung mga pangyarihan at dakila sa aming buhay, Lord God. Thank you. Thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon, Lord, para po kami umawit, para po kami sumayaw sa inyong presensya, Lord God. Maraming salamat na hindi ko po nauubusan ang presensya sa inyong mga anak. Thank you, Lord, for your healing, for your power, for your mercy to everyone who is in the tribe's family, who is in the church, who is part of your church, Lord God. Hindi na lang tribes, hindi na lang ang kabibang kasi ng church, Lord God. All the Christian in all the world, Lord God. Thank you, Lord, that ikaw ang patuloy na ang provider, Lord God. Lord Jehovah Jireh, Lord God, sa buhay ng ito. And that's why, Lord God, this morning, hindi ko ay mag-asawa, Panginoon. Ulit ulitin, Lord God, ang salitang, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for everything, Lord God, Lord Jesus. We worship you, we glorify you, in the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you. Let's worship the Lord. So we thank you, Lord. We thank you for your mercy, for your love, Lord God. We thank you for this life. We thank you for taking all our sin and shame, Lord God. We thank you for a blessed life. Hallelujah. Thank you.
sa inyo. Thank you, Lord. Thank you for your blessing and thank you for all the things you have given to us. Thank you for taking the darkness out of our lives, Lord God, so we can enjoy the presence, Lord, your presence, Lord, in the light of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name, Lord God. Thank you.
matatakot ba tayo? Tandaan po natin ang mga alagad ng Diyos na mga nakaraan noon ay still patuloy sila nagiging matatag para lamang sambahin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. No? So, ano po tayo ng mga nakaraan? Ito na po, no? Nasa part 8 na po tayo. So, ang part 1 po natin, wonderfully made, no? At ang sumunod na part, deeply fallen, at sumunod, fully forgiven, part 4, eternally loved, part 5, greatly blessed, at yung part 6, old yet new, at yung nakaraang linggo na ibinahagi sa atin ni Kuya Ronald ay weak yet strong. So ngayon, ang patalakayan po natin ay poor yet rich. Based po doon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 8 hanggang 13. So tingnan po natin, basahin po muna natin yung ano po ba yung nilalaman ng ating anong po ngayon ang sakit po ngayon. Based po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 8 to 13, ang tinago po ay Tagalog version, no? So, ang bagong ang Biblia version. So, kayo ay mga busog na. Kayo ay mayayaman na. Kayo ay naging mga hari nang wala kami. Ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging hari kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na kaming mga apostol ay pinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat. Kagaya ng mga taong nahatulang mamatay. Sapagkat kami ay naging panoorin ng sanlibutan, ang mga anghel at ng mga tao. Verse 10, kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Ngunit kayo'y marunong kay Kristo. Kami ay mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo ay mararangal, ngunit kami ay walang karanganan. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauhaw, mga ubad, binubugbog at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagamat nilalait, kami ay nagpapala. Bagamat inuusik, ay nagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan. Dumi sa ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. So tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, kami nga po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito. At tunay nga po, katulad po ng sinabi po namin na ito po ay talaga nagagaling po sa inyo. Yung pag-asa po namin, O Diyos, ay lagi na sa inyo. At yung salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na hindi nga po hanggang ang mga bagay dito sa sanlibutan ito para hindi ka namin mapapurihan, para hindi ka namin maitanghal, para hindi ka namin malukod sa oras na ito, sa buhay po namin. O Diyos, samahin niyo kami sa pag-aalam ng inyong salita. Patuloy mo kami bigyan ng karunungan, lubusan po namin ang unawaan ang salita po ninyo, O Diyos, na pagamat kami ay mahirap sa kalagayan namin ito, pero kami ay mayaman sa inyong harapan dahil sa aming pananampalataya, dahil kay Kristo, O Diyos, maraming salamat sa patuloy na biyaya, sa patuloy na kahabagan na ibinibigay niyo po sa amin. Samahin niyo kami ngayon, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin yung background ng Corinto na to, no? ng message po natin ngayon. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng mga taga-Corinto. So, alam po natin na ang sulat ni Apostol Pablo ay nakakadalawa na po siya. So, ito po ay sulat niya sa kanyang ikatlong missionary po, no? Na may missionary journey, na nung malapit na pong matapos yung kanyang tatlong taong ministry sa Ephesus. Sumulat si Apostol Pablo nang malaman po niya na ang mga taga-Corinto ay nahuhulog na sa pagkakasala at nagpapakita na po ng ibang-ibang paraan na nagbubunga ng maraming resulta sa iglesia. Parang dahilan ng nangyayari, itong iba't-ibang kasalanan na nahuhulog na sa pagkakasala. So parang nabagabag yung kalooban ni Apostol Pablo kung bakit siya sumulat sa bagay na ito. At dahil sa pagkakasalan ito, sa pagkakahulog din na sa pagkakasala, iba't-ibang nagiging resulta na. So yun ay nakakalungkot, no? So ang sulat niyang ito ay para madil yung mga problema kong katulad po nito, no? So tingnan po natin, sa sulat po para sa mga taga-Corinto ay nagpapatungkol sa humility, no? Tingnan po natin, ano po ba talaga yung kahulugan ng humility? Sabi po
sa ang pinaka-original na word na humility is anawa. You know? Sa it is makikita po natin ito, condescension. It is human and subjective modesty po, no? Or divine and objective clemency na po yan. Ibig sabihin po niya, gentleness, humility, meekness. Kinuha po natin yan sa Hebrew and Greek dictionary. Tingnan naman po natin sa kay Maring Miriam Webster, no? Sabi po, ibig sabihin ng humility means the state of being humble. Both it and humble have their origin in Latin word na humilis, no? Meaning low, as in talagang mababa. Mababang mababa. Ibig sabihin po nun, humble can be used to describe what is wrong by low by others, no? So nakita po natin na sa both na talagang original na kahulugan, ang humility po ay talaga nagpapakita po ng kababaan. No? Kung mapapansin po natin sa lahat ng mga sulat ni Apostol Pablo at sa lahat ng kanyang mga lingkod, no? Talagang pinipili ng Diyos ay ang mga mababang antas sa lipunan. So, hindi mga eskolar, hindi walang mga katungkulan sa bayan, lahat ay mga humble men. Lahat po ay mga mabababang antas lamang. Lahat po ay, kumbaga, hindi po niya pinipili yung mga taong, oh ito, medyo may kakayahan to. Ito, may kapangyarihan kung bakit ito dapat pong kunin. Kasi kapag ito yung kinuha kong apostol, kapag ito yung kinuha kong lingkod, lahat makikinig sa kanila. Lahat susunod sa kanya. Pero hindi ganoon ang kaisipan ng ating Panginoon. No? Tingnan po natin, ano, sino-sino po ba yung mga example? Mga example of humble men, servant of God. Unang-una, sa Lumang Testament. Old Testament, no? So, si Abraham, based po doon sa sinabi ni Abraham, na sa Genesis chapter 18, verse 27. Sabi po sa 27, sumagot si Abraham at nagsabi, mangangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Yung kanyang sarili ipinakikinukumpara po niya. Lahat naman po tayo galing sa alabok. Kung bakit pinapakita niya na wala siyang yung pangahas. Pag sinabi natin pangahas, parang masyado pa namang mangahas na humarap sa Panginoon. No? So dahil tingnan natin yung Panginoon, yung Diyos, napakataas. Pero tayo, sino tayo para mangahas na lumapit sa kanya? Ipinapakita ni Abraham kung ano po yung kanyang level doon sa kanyang haharapin. Kay Jacob, sa Genesis chapter 32 verse 10, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginagawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa Hordang ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging dalawang kulutong ako. So, si Moses, sinabi po niya sa Exodus, sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon sa Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? No? Pero ginamit siya ng Diyos. Ginamit siya ni Yahweh para sa kanyang bayan. No? Si Gideon, sa Judges 6:15, sinabi niya po doon, sinabi niya sa kanya, ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel, ang aking angkan na pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Ganun na lamang yung pagiging humble heart ni Gideon that time. Si John the Baptist, no? Sabi po niya sa John 1:27, na kumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Sino nga ba naman si John the Baptist para kumbaga kaharapin si Kristo, no? Si Peter, sabi po niya doon, yung mga bagay na yun, at tingnan po natin yung buhay ni Apostol Pablo. Ano ba yung dating kalagayan ni Apostol Pablo? Ano ba yung buhay niya dati? No? Sa ngayon. So, maging si Apostol Pablo na kung saan tinitingnan niya ang kanyang sarili na pinakahamak sa lahat. Bagamat na yung buhay niya dati na persecutor, ngayon, siya na yung pinipersecute, no? At tinitingnan niya yung sarili niya na siya yung pinakahamak sa lahat.
At higit sa lahat, si Jesucristo po. Si Jesucristo na Diyos, ngunit ang pakababa na isang Diyos. No? Nagkatawang tao at binilang sa mga makasalanan. So, yun po yung nakikita po natin. Then, upang maligtas lamang po tayo. Gaano na yung level mo kung tayo bilang isang tao, yung pagiging pride natin, no? Nasa mataas na katungkulan ka na. Nasa managerial position ka na. Bigla kang mamalili mo, no? Yung moral mo, kumbaga yung parang, yun yung kaisipan ng nasa mundong ito, no? Yun yung kaisipan na, alam mo yung, ang taas-taas ko na, tapos bigla ako mapupunta sa baba, no? Yun yung nagiging kaisipan ng mundong ito, lalo tigit sa mga kumpanya, no? So, tingnan po natin, God's choice, people have always been humble. Humility is the channel to fruitfulness, no? Tingnan po natin yung 2 Corinthians chapter 12, which is, when I am weak, then I am strong. Katulad po ng topic natin last week, no, na mensahe sa atin ni Kuya Ronald, na kung saan, na hanggat nakikita natin na tayo ay mahina, dahil kay Kristo, tayo naman ay lumalakas. Dahil sa kalakasan ni Kristo, tayo ay lumalakas. Na bagamat tayo ay mahina sa tingin ng maraming tao, sa mundong ito, napakahina po natin. Pero dahil kay Kristo, tayo ay lumalakas. No? Ito nakikita ang problema ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng taga-Corinto. Ang pagkakataon ito, yung pride. Nakikita ni Apostol Pablo na ang mga taga-Corinto ay may tumutubong pride sa kanila. Masarap ang fried chicken, pero yung chicken lang ang masarap. Pero yung fried, hindi. So, yun, no? So, kanilang itinatas po ang kanilang leader that time na nagiging dahilan ng pagka-fried nila. So, magaling yung leader nila. That time, tinitinan nila yung leader nila na ang galing-galing. Parang halimbawa, ang galing ng presidente namin ngayon, wala nang tatalo sa kanya. Ang galing na namumuno sa amin ngayon, no? So, parang nagkakaroon tayo ng pride na samantalang yung iba ang hinahina, samantalang yung ibang mga bansa ang hinahina, kaya talagang bumabagsak, samantalang kami, yung presidente namin, napakalakas. So, nagkakaroon tayo, nagkikreate tayo ng pride sa sarili natin. Itinataas natin yung sarili natin dahil mayroon tayong leader na malakas. Leader nga yung malakas, hindi ikaw eh. Pero nagkakaroon ka pa ng pride. How much more kapag ikaw? Diba? Yun yung nagiging problema sa mga kapatiran sa mga taga-Corinto. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 18, makikita po natin doon, makikita po natin dito yung poor yet rich, which is ito po yung topic po natin ngayon. No? So, paano ba nagiging mayaman bagamat na tayo ay nasa kahirapan? No? So, title, poor yet rich. So, tingnan po natin yung tatlong bagay na dapat po natin makita sa bagay na ito. At kung bakit tayo, tinitingnan po natin na yung bakit tayo nagiging mayaman, bagamat na tayo ay nasa kahirapan. Una po, kahirapan sa material na bagay na makikita po natin sa verse 8. Kahirapan ng sanlibutan po ito sa verse 9. At kahirapan dahil kay Kristo sa verse 10. At sa verse 11 to 13, kahirapan dahil sa ating pananampalataya. So una, kahirapan sa material na bagay. Sa pagkakataon po nito, si Apostol Pablo po ay naging kakaibang manalita sa mga taga-Corinto po na kung saan, parang alam mo yung sarcastic. No? Sarcastic na parang kabaliktaran yung, oh, ganda mo ngayon na, blooming na blooming tayo ngayon na, kahit na bagong gising na parang, alam mo na, mga ganong bagay. Yung sample na lang na ibig sabihin po ng sarcastic, sarcastic means what is saying the opposite of you what of what you mean, no? So, sample po no, ayun na isang ko nila na parang ang blooming natin ngayon ate ah, na kahit na mukhang sumabog yung ating buo, na parang, kapalitarin naman, parang hindi naman, ang ganun, no? So, ang galing-galing mo talaga na kahit na kuminsan, mali na yung nagagawa natin, no? Ang galing mo talaga. Yung mga gano'n, na parang nangaasal pa, no? So sa pagkakataong ito, sabi ko dun sa
Verse 8, kayo ay mga busog na, kayo ay mayayaman na, kayo ay naging mga hari na wala kami, nang wala kami. Ibig ko sana kayo ay maging hari upang kami rin naman ay maging hari kasama ninyo. Yun po yung sinabi niya po sa Pablo sa mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. No? Pero tingnan natin, naging hari pa sila, hindi. So ibig sabihin, kumbaga that time, parang kakaiba yung pananalita, iba yung pakiramdam ni Apostol Pablo sa kanyang pananalita sa mga taga-Korinto, na nagiging sarcastic siya sa sinasabi niyang ito. No? Sabi niya po dito, kayo ay mga busog na. So ibig sabihin, busog, na ibig sabihin ay para sa pagkain po yan. No? So wala na pala kayong pangangailangan eh, dahil sa inyo, dahil nasa inyo na lahat. No? Nasa inyo na lahat, mga, ang dami nyo ng mga pagkain, hindi nyo na kailangan ng ibang mga pangangailangan, busog na kayo. So okay na kayo, wala na problema sa inyo. Mga mayayaman na kayo, kayo ay naging mga hari na nung wala kami. No? Pwede nyo na palang manitin ang iba dahil sa mga mayayaman na kayo at sa itas na kayo. Parang gano'n yung ibig niya sabihin. Kaya nyo na pala kahit wala kami. No? Mas gumalik kayo ngayon. Sana nga naging hari talaga kayo para naman maging hari din naman kami. No? Yun yung parang paging sarcastic ni Apostol Pablo that time. Kasi parang nakita na ni Apostol Pablo yung pagiging pagmamataas nila. Yung pagmamataas, which is na kung saan yung pagkakaroon nila ng pride. Sa atin po, napakahirap po na magkaroon tayo ng pride sa sarili po natin. Alam mo yung ito yung mga bagay na kapag tinamaan yung pride mo, o sa dami nila, kapag nasalin yung pride mo, magtago ka na. Kasi kapag nasalin yung pride ng isang tao, especially, sabihin na natin, o sa mga kalalakihan, sa atin po, talagang natural sa mga kalalakihan yung pagkakaroon ng pride. No, aminin man po natin sa hindi, mag-pride tayo mga kalalakihan. No? So, yun. Sabi po niya po sa Pablo dito, wala nang mga pangangailangan. Wala na silang kakulangan, no? Dahil sa kanilang pagiging pride. Paliwas po ito sa sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 5:6 na ang mapalad ang taong nagugutom sa katuwiran. Ang tanong, nasa katuwiran pa that time ang mga taga-Korinto? Wala, dahil sa kanilang pagiging pride. So, samantalang ang mga taong ito ay nakikita na nilang sila ay makatuwiran na. Ang galing-galing nila kasi magaling yung leader nila. Ang galing-galing na nilang salita ng Diyos. Matatalino na sila dahil sa leader na meron sila. No? So kung bakit sabi nga natin kanina, ito yung taliwas doon sa sinasabi ng Panginoon na ang mapalad. No? Pero kung titignan natin, sa ibang mga pagkakataon, bakit ba sinabi ng Diyos ang mapalad? Kasi mapalad dahil wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Samantalang dito, sinasabi na nila na sila ay matuwid dahil sa kanilang mga leader na magaling. Dahil matatalinos na sila sa salita po ng Diyos. Yun yung nagiging pride sa kanila. No? Hindi dahil sa sarili lamang natin kung bakit matatamasan natin ang mga blessing na meron po tayo. May mga pagpapala tayo, may mga karunungan tayong natatanggap, may mga provision na dumarating sa atin. Sa atin bagaling yun. Pero tandaan po natin na lahat ng meron tayo ngayon, pati yung pananamit natin, anong meron tayo ngayon, yun ay galing sa Panginoon. Sabi po na dyan, the second word he uses is rich. You are rich. Ang hirap na lang talaga ng mga Greek word. Pluto. Yun po. Hindi ko alam kung yun po ba talaga ang tamang pronounce. Yung Pluto in the Greek, it's an honest. And it means to become rich, no? And the implication is you become rich on your own. So ibig sabihin, kapag ang kaisipan ng mga tao na kapag ikaw ay nagiging mayaman, kapag ikaw ay mayaman, kapag sinabing rich, ibig sabihin, dahil sa iyo kung bakit kayo maman. Dahil sa pagsusumikap mo, kaya kayo maman. Kung bakit ka mayroong malaking bahay, dahil sa iyong sariling gawa.
Pero dapat ang magiging kaisipan natin bilang isang mananampalataya kung bakit tayo lumalakad sa buhay natin ngayon dahil kay Kristo. Kung bakit dahil sa kanyang kahabagan. Kung bakit dahil sa patuloy tayong inakaawaan ng Diyos sa buhay po natin. Kung titingnan nga lang po natin nang sa panahon ng mga Israelita, no? Na every time na sila ay nagkakamali, no? Eh, kapayagan. Huwag ka lang magkakamali, huwag ka lang magkakasala, iyari ka. Papaano kung yun ang magiging rules ng Diyos ngayon? No? Papaano kung yun yung ipapakita sa atin ng Diyos ngayon? Huwag ka lang magkakamali, patay ka. Pero ipinapakita ng Diyos sa buhay po natin yung patuloy na kahabagan. No? Ano po yung makikita po natin aplikasyon sa verse na ito? Sa atin bilang isang mananampalataya sa harapan ng maraming tao, oo, may kayamanan, may kakayahan tayo sa buhay, pero dahil sa hindi sa atin nakikita ang pagiging tulad ni Kristo, sa harapan ng Diyos tayo ay mahirap. Sabihin na natin na tayo ay mayaman, sabihin na natin tayo ay may kakayahan sa buhay po natin, pero kung hindi mo ipinapakita si Kristo sa buhay mo at hindi mo pinapapulihan, hindi mo itinatanghal ang Diyos sa buhay mo, tandaan mo kapatid, tandaan mo kaibigan, napakahirap mo sa harapan ng Diyos. Ngunit, kahit na ganito ang kalagayan natin, na kahit di kahos na tayo sa buhay, dahil ipinapakita natin si Kristo na siyang naghahari sa atin, mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Yun po yung napakaganda sa Diyos, no? Na kahit na nakikita natin mismo sa sarili natin, physically, materially, na tayo ay medyo wala na, pero napakapalad natin dahil may Diyos tayo. Tingnan niyo po yung karakteristik ng isang tunay na mananampalataya. Kahit na napakadami ng problema, napakalaki ng problema, pero may ngiti sa kanyang mga nani. Kasi may Kristo po sa buhay. Ina-apply po natin yung kagalakan. Kagalakan na ano ba yung response natin kahit na ganito yung problema. So ano po yung una? Ang una po ay kahirapan sa material na bagay. Oo, mahirap po tayo sa material na bagay. Pero sabi na po natin dahil kay Kristo tayo ay mayaman. Pangalawa, kahirapan ng sanlibutan. Sabi po, sa pagkakataon ito, medyo huminahon na, no? Huminahon na si Apostol Pablo. Nang sabihin po niya sa verse na niya. Na sabi niya dito, sapagkat iniisip ko na kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat. Kagaya ng mga tao na hatulang mamatay. Sapagkat kami ay naging panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Ibig sabihin, kumbaga, that time kasi dahil sa pamumuno ng mga Romano, that time, ang mga mananampalataya katulad ni Apostol Pablo ay sadyang pinahihirapan po. Sabi nga po natin kanina na isa pagkapili kay Apostol Pablo, iba po yung kanyang antas noon. Siya yung nagiging leader para i-persecute yung mga mananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, nararanasan na niya kung ano yung ginagawa niya noon sa kanya. No? Sadyang nahihirapan po sa Apostol Pablo that time. Nakita ni Pablo na sa kahuli-hulihan sa lahat at kaawa-awa na katulad ng mapapabilang sa kamatayan na ipinagkakalandakan sa maraming tao. Katulad ng ginawa kay Kristo. Inirampa siya sa napakahabang daan and then talagang ipinakita na siya ay makasalanan, ipinakita na siya ay dapat patayin. No? So yun po yun. Sabi po dito, hayaan niyo po, nabasahin ko po. No? Tinignan po dito sa may, medyo nag-search po tayo kung ano po yun. An allusion is made to some of the bloody spectacles in Roman amphitheaters where men were exposed to fight with wild beasts or to cut one another to pieces to make diversion for the populace where the victor did not escape with his life though he should destroy his adversary, but
was only reserved for another combat and must be devoured, or cut in pieces at last, so that such wretched criminals, for they were ordinarily condemned persons that were thus exposed, might very properly be called epitanotoi. Persons devoted or appointed to death. So, dati po, talagang makikita po natin yung amphitheaters. Yung amphitheaters na, yung theaters mismo na lahat nakapaikot. Yung malaking building na nakapaikot na parang dome na, hindi, amphitheaters nga, hindi na dome eh. Kumbaga, lahat ay maraming mga audience sa paligid na nakapalikot. Pero may mga tao, may mga na pinaparusahan na hanggat hindi ka mamamatay, ay hindi ka makakaalis sa pwesto mong yan. No? Ito po yung tinatawag po natin, the meridian gladiators, those who combated one another in the after part of the way, of the day, were most exposed, being obliged to fight naked, so that this was perfect butchery, and those exposed to beasts in the morning were treated mercifully in comparison with this. No, sinasabi talagang papatayin ka. Ang sentence sa iyo ay kamatayan. Ipapakita ng sa maraming tao, maraming audience dapat sa amphitheaters, no, na itong tao nito ay dapat mamatay. So lahat ay makakakita, buong madla, buong bayan dapat na ipakita na ikaw ay mamamatay sa brutal na pamamaraan. No? Tanging ibig sabihin lamang dito ni Apostol Pablo ay lagi na sa bingit ng kamatayan ang kalagayan nila sa pamumunog ng Roman Empire. Ibig sabihin po, ganyan yung kalagayan nila na kapag sila ay nahuli, paparusahan ka talaga. Na alam natin na bawal yung kanilang ginagawa that time. Kaya nga po, laging may persecution sa buhay ng mga mananampalataya sa bagay ng yan. No? Kaya talaga napakahirap. Ang sanlibutan ay napakahirap. No? So maging sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon, yung pandemic na ito, yung mga nangyayari sa atin ngayon, yung mga iba't ibang nababalitaan natin na yung ibang mga churches sinusunog, yung ibang mananampalataya pinapatay. Totoo po yun, no? So, huwag na po natin pagtakahan dahil hindi naman po ang sinabi ng Biblia, no? Bilang aplikasyon po sa part na ito, tayo ay layuhan lamang po sa mundong ito. Hindi ito ang tunay na lugar nating mga mananampalataya. Yun po yung sinabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 11. Na tayo ay layuhan sa mundo ito. Okay? Ang sinip natin, hindi tayo komportable. Hindi tayo komportable sa mundo ito. Kasi, kung ikaw ay nasa ibang bayan, magiging komportable ka ba? Hindi ka komportable kung alam mo hindi mo naman familiar ang mga nasa paligid mo. Maging sa atin po, hindi tayo familiar. O nagiging familiar na tuloy tayo dahil sa tagal na natin. Pero hindi tayo komportable sa mundo ito. Asahan natin na ang mundong ito ay laban sa atin sapagkat marami ang gumagawa ng makasalanan. Kung nakikita nila ikaw ang kakaiba sa kanila na namumuhay na may kalooban ng Diyos, patuloy ka nilang pahihirapan. Pahihirapan ka at pahihirapan ka nila. Kaya mas nanaisin po natin na mamuhay ng nakay Kristo. Andan po natin, napakahirap. Sinasabi nila bilang isang mananampalataya, ang dali kasi yung pagpapala na sa iyo. Oo, may pagpapala na galing sa Diyos, pero yung pagpapala na kaisipan natin ay iba sa pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pangatlo, kahirapan dahil kay Kristo. Ito po yung napakahirap. Ito po yung napakahirap. Sa verse 10, sabi po dito, kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Ngunit kayo'y marunong kay Kristo. Kami ay mahina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo ay malalangal, ngunit kami ay walang karangalan. Medyo nagiging iba na po ulit yung pananalita ni Apostol Pablo sa pagkakataon po nito. Na kung saan, sinabi po niyang sila ay hangal. No? Pero sila ay hangal dahil kay Kristo. Sila, si Apostol Pablo,
ay hangal dahil kay Kristo. Samantala, ang mga taga-Korinto naman ay mga marunong, malalakas at mga mararangal, no? Dahil iniisip nila na sila ay mga righteous na dahil sa kanilang karunungan. Nagkakaroon na sila ng pride sa sarili nila, no? So, ayaw po ninyo na i-share ko lang po dati yung pabilasang testimony na din. Dati po ako ay wala pa talaga sa pananampalataya, no? Pero nung lumaki po ako sa mga sa Christian environment, nakikita ko sa lalihan yung wife ko po, yung asawa ko. Isa po kasi siyang youth leader that time sa dati po namin church, no? So namimigay ng truck sa daan, sa mga public places. So then one time, nakita ko na silang mga may hawak na banner, tapos may mga trucks na pinamimigay. Siyempre, nakasulat doon yung mga word of God. Hindi nagpa-public street preaching. Pero hindi po yung mga humihingi po, no? Hindi yung mga humihingi na may mga offering, hindi po yun. So kasi talaga nagpa-public street preaching lang po. So namimigay ng mga trucks. So that's it. No? So, sabi ko sa sarili ko noon, actually talaga ano eh, sabi ko sa sarili ko noon, tingnan mo itong mga ko, ang expression ko dati noon, hangal. Hangal ang expression ko dati. Tingnan mo itong mga hangal na ito. Pwede naman sila mag-preach lang sa church nila. Pwede naman sila pumunta sa bahay para mag-Bible study. Bakit pa kailangan sa mga public places? E napaka-delikado. Tapos nakakalita yung ginagawa nila. Yun yung kaisipan ko dati. Pero nung nag-undergo ako ng Bible study, actually yung papa niya, yung papa ni Genaro, father-in-law ko, siya yung nag-Bible study sa akin. Sa leader, council ko kasi siya sa church ko namin gabi. So, nalaman ko na talaga napakahalaga pala na mag-ayaw ng salita ng Diyos. Kapulad ng anila Apostol Pablo that time, hindi sila nahihiya. Pero kaisipan ko dati, nakakahiya. Makakahiya na mag-share ng salita po ng Diyos. So, ayun. So, nung natapos na ako sa Bible study at nalaman ko na po kung ano yung kahalagahan ng pag-share ng salita po ng Diyos. So, isa na rin ako doon. Isa na ako lalo na sa nang nag-share ng salita po ng Diyos. So, nag-ministry sa mga kalsada, nakikipag-usap sa mga vendor na nag-share lang na habang nag-aantay sila. So, tatabi ka, uupo ka sa kanila, makikipagkwentuhan ka hanggang sa dumating ang pagkakataon na hindi nila alam na nag-share ka na pala ng Word of God. No? So, dumarating sa pagkakataon na isinisingit ko sa mga kwentuhan yung Bible. So, ano po yung application po na ito sa atin? Hangal man tayong tingnan ng maraming tao dahil sa ating pagsunod kay bilang isang application po, sabi ko dito, hangal man tayong tingnan ng maraming tao dahil sa ating pagsunod kay Kristo, patuloy pa rin natin bigyan ng kapurihan ng Diyos sa buhay natin upang sa harapan niya, tayo ay kanyang parangalan balang araw. Tandaan po natin na lahat na ginagawa po natin sa mundong ito, ano man yung kahirapan na naranasan po natin sa mundong ito dahil kay Kristo, alam po natin na lahat ng yan ay hindi nababaliwala sa harapan ng Diyos. Balang araw, tayo po ay kanyang pararangalan. So, pangapat po, kahirapan dahil sa pananampalataya. Sabi po sa verse 11 to 13, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauhaw, mga hubad, binubugbog, at walang tahanan. Kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay, bagamat nilalahit, kami ay nagpapala, bagamat inuusik, kami ay nagtitiis, bagamat mga sinisira ang puri, kami ay nakikirusak. Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan dahil dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Nagugutom, walang maayos na damit, patuloy na binubugbog, walang maayos na matirhan, nagsasariling sikap, yun yung kanilang nararanasan. Yun po yung nararanasan ni Apostol Pablo that time. Sabi po sa Greek, sa ano po nila, working with your hands, trust is honorable.
Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumagawa sa sarili mong mga kamay, kapag ikaw ay gumagawa sa sarili mong sikap, may kababaan antas kada time. Kasi kapag ikaw ay mayaman, hindi mo na kailangan gumawa. Hindi mo na kailangan gawin yung bagay na ito dahil pwede ka naman umupa ng tao para gumawa para sa'yo. No? So, ibig sabihin, kumbaga, kapag ikaw ay mahirap that time, sariling sikap ka syempre. Sariling sikap. Kung bakit, kung kaya sila ay inaalipin, kung saan sila pinakamababang uri ng tao that time. So, ngunit, paano sila tumutugon sa mga naranasan nila ito? Ito po yung kagandahan sa mga mananampalataya, maging sa buhay po natin mananampalataya. No? Tingnan po natin yung nagiging tugon po nila. No? Sabi po sa verse 12, bagamat nilalangit, kami ay nagpapala, bagamat inuusik, kami ay nagtitiis, bagamat mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusap. Kahit patuloy po tayong pinahihirapan dahil sa ating pananampalataya, patuloy pa rin po natin ibigay kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Tingnan po natin yung nagiging tugon nila, no? So, nilalangit sila, pero nagpapala sila. Pinagpapala pa rin nila yung mga tao. No, pinapanalangin pa rin nila para pagpalain ang mga tao, especially yung mga kapatiran po nila. Inuusik sila, pero still, yung talagang pagtitiis nila naroon, kahirapan, talagang, alam mo yung physically, talagang pahihirapan ka, sasaktan ka, pero dahil kay Kristo, kailangan natin, no? Dahil kay Kristo, para sa kanyang kapurihan, para magawa po natin yung kalooban ng Diyos, dahil kay Kristo, lumalakas po tayo. Pagkaman sinisira ang puri, kami ay nakikiusap, no? Sinisira ang puri na sila na mga lasing yung mga yan, no? Lagi silang sinasabihan ng ganon. Na dapat pahirapan niya mga yan. Pero, still, kumbaga, kinakausap tayo nila ng mahinahon, no? Sabi nga po natin kanina, kahit patuloy po tayong pinahihirapan, pero dahil sa ating pong pananampalataya, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo dahil ito po yung at ibigay po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. At tanda po natin na ang tanda ng isang tunay na mananampalataya ay may pag-uusig. Kapag hindi kayo uusig at wala kang nararanasang pag-uusig, aba, magtanong ka. Baka naman kasi ikaw ay nakikisang-ayon na sa kanila. Baka nakikiayon ka na sa kanila. Pwede tayong sumama sa kanila para tayong maging daluyan sa kanila ng salita ko ng Diyos. Pero masaklap dahil hindi kayo uusig at wala kang nararanasang pag-uusig, aba, kapatid, magtanong ka. Kasi, bakit kanila uusigin kung nakikiayon ka sa kanila? Bakit kanila uusigin kung friend-friend kayo sa kanila? Diba? Uusigin ka lang kung hindi ka nakikiayon sa kanilang mga ginagawang masama. No? Inuusig ka nila dahil hindi mo ginagawa yung gusto nila. Hindi ka nakikisabay sa ginagawa ko nila. No? Kapag binato ka ng bato, patuhin mo ng tinapay. Yun yung mga na kailangan natin gawin. Ibig sabihin nun, pag binato ka ng bato, hindi batay mo na tinapay, galap mo. So, ibig sabihin, kumbaga, kapag tayo ay inaalipusta, kumbaga, kapag tayo ay kumbaga, ginagalit, no? Ginagalit ng kapwa natin, still, yung kabutihan pa rin, yung ibigay po natin sa kanila. Sabi nga po sa First Timothy, chapter 6, verse 12, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka. At ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Kapag ikaw ay kumbaga ginagaling, makipaglaban ka. Hindi yun naman yung talagang literal na makikipagsuluhan, no? Sabi nga dito ni Apostol Pablo kay Timoteo na makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban dahil sa ating pananampalataya. Bilang isang aplikasyon po, bilang isang mananampalataya, kakibat na po natin ang pag-uusig. Alam natin na sa kabila ng mga bagay na ito, patuloy na binibigyan tayo ng lakas ng Diyos upang mapaglabanan ang mga bagay na ito.
Kakibat na po natin yun eh. Kakibat na po natin yung mga pag-uusig na yan. Sa lahat ng pagkakataon sa trabaho mo, kung ikaw lang yung mananampalataya sa trabaho mo, maraming mga kumbaga temptation. Maraming pag-uusig sa'yo. Kahit na nga lamang sa yung tipikal ng mga ano, mga bawal yung ganitong bagay. Pero dahil ito na yung nakagawian, no? Ito na yung nakagawian. Example na lamang sa yung sa ano tawag, yung ganun na attendance, yung noon yung my card, no? So, bandikla ako. So, nagtatrabaho po ako dati sa ano, sa isang sa FCI noon. First time ko magtrabaho. Yung ibang mga katrabaho ko, nakakapagtaka, kadarating lang, pero sa ano nila, sa time card nila, gaga. Yun pala, yung ibang kasama nila, nasa kanila yung time card nila, para sila na yung maglalagay. No? So, para sa kanila, kumbaga, normal na lang nakalakalan, pero tandaan po natin, bilang isang mananampalataya, kailangan ba natin yung ganung bagay? No? So, yung pag-uusig, no? At kapag tinanggihan mo yung ganung senaryo, na, uy, kaibigan, ano mo naman ito, pakisuyo na lang nito. Maliliit ako eh, ikaw na lang mag-time sa akin, mag-time sa akin. So, syempre, pag tinanggihan mo, dahil hindi naman yung kalooban ng Panginoon, hindi magagalit sa'yo, yun po yung isa sa mga pag-uusigin sa atin, sa mga trabaho po natin. At maging sa ibang mga bagay, sa ibang kapalaan, tandaan po natin, sabi nga po natin kanina, nakaakibat na po natin yung pag-uusig sa atin bilang isang mananampalataya. No? Challenge po. Ito na, challenge na tayo. Maraming mga kahirapan po sa mundo nito. No? Ang dami. Ngayon pa nga, ang dami ng kahirapan. No? Pero patuloy kang lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Yun po yung challenge sa atin. Patuloy na maging mapagpakumbaba para kay Kristo. Magpakumbaba po tayo. Napakahirap na mawala sa atin ang pride. No? Napakasakit kapag ang pride natin ay nasalimu. Pero tandaan po natin, sabi po ng Diyos, patuloy na maging mapagpakumbaba para kay Kristo. Mahirap ba tayo sa harapan ng iba? Mayaman naman po tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli kami ay patuloy na nagpapasalamat sa oras nito. Maraming salamat sa iyong salita nga po na nagbibigay sa amin ng patuloy na pangalala kung bakit po dapat kami ay maging magkaroon ng humble heart sa iyong harapan. Tunay nga po na sa mundo ito ay napakaraming mga pangyayari. Nakikita ng mundo ito na kami ay napakahirap. Ang hirap-hirap bilang isang mananampalataya, hirap ang lingkod, Panginoon, dahil napakaraming mga pag-uusig na dumarating sa amin. Pero Diyos, salamat dahil pinapaalala niyo sa amin na bagamat kami ay mahirap, kami naman po ay mayaman sa iyong harapan. Diyos, salamat. Ito po yung pinangahawakan po namin. Ito po yung pinangahawakan namin na nagiging pag-asa po namin. Na bagamat kami ay uusig sa mundo ito, bagamat na napakaraming paghihirap sa mundo ito, pero Diyos, yung kayamanan na ibinibigay niyo sa amin at kayamanan na ibibigay niyo sa amin, ito po yung tinitingnan po namin. Ito po yung kayo po yung aming inalakaran po. Salamat sa patuloy na pagpapaalala po na ibinibigay niyo po sa amin. Puri ka o Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus. Pulihin natin ating Panginoon, palakpakan po natin at ang Diyos na buhay. Kahit tayo po ay mga nasa tarahanan lamang, nakikita po natin na bagamat nandun yung pangimasok mga talagang malait sa mga mananampalataya, ano makikita naman natin, maramdaman natin. Salamat po sa buhay ng ating kapatid na Brother Mike sa kanyang buhay na patuloy siya nagpapagamit sa ating Panginoon. Nakikita natin na kung ano ang buhay ng isang mananampalataya at ang maraming mga pag-uusig. Ngunit ang ating kapuso Pablo ay nakikipaglaban, ang ating mga ninuno noon, nakikipaglaban sila sa mananampalataya kung ano meron sila. Ngayon po, dadako naman po tayo sa mahalagang bagay din bilang pag-alala sa ating Panginoon. Ang sabi dito, kailangan din na maramdaman natin kung ano ang umuusig sa ating buhay, sa ating mga sarili. Linisin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon,
sa ating mga buhay, kung paano niya tayo pinapalakas, kung paano niya tayo pinapatatag, no? Basahin ko nga po, sabi dito, ang sino mga kumakain ng tinapay at umiinom sa tupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao o kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mga kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa kahatulan laban sa kanyang sarili. Dapat po, mga kapatid, sa tuwing ginugunitan natin at sinselebrate natin ang kamatayan ng ating Panginoon na kung saan ang kanyang pagligtas sa ating mga buhay, nung siya'y ipinagkanulo, ano, nakita natin, ito po, gaganapin po natin kung saan tayo po ay darapo sa banal na hapunan. Now, bigyan po natin, hawakan po natin ng tinapay na kung saan kalaw na ating Panginoon. Ito po, tinapay. Sabi niya, ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo at inyong tinapay. Inumin ko natin. Kimin po, banggitin po natin, si Kristo ay namatay at nabuhay dahil sa atin, para sa kanyang pamamahal sa atin. Purihin po ating Panginoon, salamat po Diyos, tunay ng napakabuti mo Diyos. Sa panahong ito, nakita namin Panginoon ang kagalakan sa aming mga puso, sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, gaya nga po ng aming natutunan, gaya nga po ng aming narinig, nakita namin Panginoon, bagamat kami mahirap sa libutan, mayaman naman po kami, Panginoon, dahil sa iyong kalooban, dahil sa pagsunod namin sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa mabahin ka, dadakilan ka sa pangalan ng Jesus, sa libagabay niyo, Panginoon, Espiritu. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At nadako po tayo sa ating pong tithes and offering. Bago po tayo dumako sa ating tithes and offering yun, sign ko muna po sa inyo yung nakasulat sa Proverbs chapter 3, verse 9-10. It says, honor the Lord with your wealth and with your first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. And kumanta na lang po natin yung story about sa poor widow po, no? But then sa yun po ay nakasulat sa Mark 12, verse 41-44, yung story po about the widow. And then yung title po niya is, it is about the faithful giver. Yan, though the woman has placed only two small copper coins, which make a penny, yun lang po yung ibinigay niya dun sa offering box. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga disciples, sabi niya, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box, for they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. And two small coins na yun, that was all she had. Kumbaga sa pagbibigay natin sa ating Panginoon, we will give him all the best that we can give. Huwag mo natin ibigay sa Diyos yung extra lang o yung ito lang, dahil tayo po ay mayaman sa ating Diyos. Tunay po na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, nandiyan po ang mga pagkapala according to His will, according to His love to us. Kung mga binibigay po ng Diyos, yung kailangan natin yung sapat sa ating pangangailangan. And when God give us more than we deserve, more than we need, ibigay po natin yun para sa ating Panginoon, sa kanyang kingdom, sa kanyang pumang
kaharian, kung ano may kakalago ng kanyang iglesia, hayaan po natin na ibigay natin ipagkaroon natin sa ating Panginoon. And also, in 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, yan, ito po, it says here, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good works. Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. Then ang ating present offering po, please bigyan din accordingly na pwede po tayo mag-send ng mga ating pong offering sa ating GCash account na sa screen po. And yan, sa 0965-827-8923 and also 0932-557-1610. Kumbaga, yung po yung mga number na pwede tayo magbigay ng ating offering. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Yes, may O Diyos, tunay na ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos, na pangakapangyarihan at nakikita sa lahat. Na lahat, Lord, na kami pagamayari sa lupang ito ay inyong biyaya, Lord God. This is a fruit of your love for us, Panginoon. These blessings, this richness, Lord God, this wealth that we have, Lord, sa lupang ito. Lahat ng ito, Panginoon, ay nanggaling sa inyo. And that's why we have nothing to boast, Lord God. We have nothing to keep within ourselves, Lord God. And una sa lahat, ikaw may ari ng lahat ng ito. And that's why, Lord God, as we give our offerings, our tithes to you, Panginoon, ikaw po, Lord God, ang provider para sa aming iglesia, Lord God. Kung paano binigay mo ng kuwila, iba na ang mga Israelitan, kung paano sila ay nagugutom, kaya din ay ibigay niya, Lord God, ang mga kailangan ng inyong iglesia, Lord God. And all these things is not for us. And all this richness, Panginoon, hindi para sa amin, Lord God. Dito po, ayan, para sa kalalago ng inyong iglesia, ng inyong kingdom, Lord God. We believe, Panginoon, and that is your will, Lord God. We prosperous, Lord, sa inyong kaharian, Lord God. More than this wealth, Lord, sa lupang ito, we believe, Lord, that you are giving us a spiritual blessing, Lord God, so we can invest our treasures, Panginoon, sa inyong kaharian, which is in heaven. We thank you for all these things. We give you the glory, the honor, Lord God. You all deserve all these things, Lord. We praise you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, mami po, matapag po tayo sa ating announcement. Makikita niyo po sa screen, meron po tayo ng Men's Bible Study, ating po mga tatay, ating mga kalalakihan. Yan po ay every Sunday via Zoom. Yan po ay every 7 p.m. Ganun din po ang ating Women's Bible Study sa ating mga nanay, sa ating mga kamabaihan. Yan po ay every Saturday via Zoom also. It is every 6:30 p.m. Ang ating pong new discipleship, yan po ay every Saturday. So ating mga kamabaihan. Ang ating pong tribes Shoop Watch, masabay-sabay. Ang ating pong tribes Qatar Worship Service every Friday via Zoom, 3 p.m. And right after that po, ang ating Bible Exposition. Ngayon po ay Matthew Exposition na po tayo every Friday and via Zoom also, 6 p.m. Yan. No, kung makajoin po lang natin kung ating mga speakers is our pastors and our brothers and sisters in Christ na nasa Qatar po, and also ginagamit na rin po ang ating mga kapatid dito sa Tribes Philippines. And praise God po, yun ay patuloy po na marami po tayong nalalaman po sa ating Panginoon. And I encourage everyone po na makajoin po talaga sa ating mga gawain, lalo na po sa worship service sa Qatar and Bible Exposition po. Marami po tayong matututunan, hindi lang po sa head knowledge natin, kundi yung knowledge natin spiritually. Nag-i-invest po tayo ng ating oras para sa ating Panginoon. That's why, huwag po natin sayangin yung opportunities na to na makarating po tayo na salita ng Panginoon. Kaya huwag na po sa lahat, nagkakalap po ang Diyos sa mga tao na ibigay ng oras para sa Kanya. And that is our encouragement for our announcement po. Nawa po ay makasama po namin ang mga kabataan, mga babaihan, mga kalalakihan, every children of God po na makasama po sa ating mga gawain. And glory to God po. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Kakilang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa oras na ito. Maraming salamat, Diyos, sa inyong salita. Maraming salamat sa natapos po namin gawain. At tunay nga po na ikaw yung tatagumpay. Ikaw yung patuloy na magtatagumpay sa gawain po ninyo, Diyos, magpakilanman. Salamat po, Diyos. Tunay nga po na ikaw yung patuloy na magpala po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat. Ang biyaya ng Panginoong Jesus sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Amen. Amen.